So, pag-usapan naman natin ngayon yung factor theorem, finding the k and factor theorem. So, mayroon tayong given dito is find k so that x plus 3 is a factor of 2x cubed plus kx squared minus 8x plus 3. So, gagamit tayo ng from the given or from the divisor, mayroon tayong let x plus 3 is equal to 0, tapos x is equal to transpose, so magkaroon tayo negative 3. So, from the given, so p of x is equal to 2x cubed plus kx squared minus 8x plus 3. Tapos, yung papalitan natin yung x natin ng 3. So, negative 3, sorry. Kasi yun yung value ng x natin. So, magkaroon tayo ng 2 times negative 3 cube plus 3 to. Plus k times negative 3 squared minus 8 times negative 3 plus 3. So, yun yun. Then, before natin isimplify, so is equal, ang magiging equals nito, yung p of x natin, papalitan natin siya ngayon ng 0. Kasi yung pinag-uusapan natin is factor. So, yung sa factor theorem, kapag siya ay 0, factor siya. Pero kapag hindi siya 0, hindi siya factor. So, since yung dapat yung given natin ay factor para daw, determine natin yung k para daw yung x plus 3 ay maging factor. Kaya magiging equals to 0 siya. Then, simplify natin. So, 0 is equal to 2 times negative 3 to the 3. Again, so negative 3 times negative 3 times negative 3. This is positive 9 times negative 3. This is negative 27. So, magkaroon tayo dito na negative 27. Tapos, plus k times negative 3 squared. Negative 3 squared is dalawang negative 3. Magkaroon ngayon dito ng positive 9. So, negative 8 times negative 3 is positive 24 plus 3. Okay. Ayusin lang natin. So, plus 3. Yan. Simplify natin siya. So, 0 is equal to 2 times negative 27. Magkaroon ito ni negative 54. Tapos, k times 9. So, plus 9k. Tapos, plus 24. Plus 3. Then, after nan is pagsasamasahin natin yung mga constant. So, 0 is equal to negative 54 plus 24 plus 3 plus 9k. Then, simplify natin yung lahat ng constant. So, 0 is equal to negative 54 plus 24 plus 3. Magkakaroon tayo ng sagot dito na negative 27 plus 9k. Tapos, yung constant natin na negative 27 ay ating itatranspose sa kaliwa. So, magkakaroon tayo ng positive 27 is equal to 9k. So, divide both side by 9. So, cancel out. So, magkakaroon tayo ng k is equal to 27 divided by 9 is equal to 3. Or, k is equal to 3. So, yun yung magiging value ng k natin para daw yung x plus 3 ay magiging factor ng 2x cubed plus kx squared minus 8x plus 3. Next given is find k so that x plus 3 is a factor of x cubed plus 3x squared minus kx minus 3. So, from the x plus 3, so we have to let x plus 3 is equal to 0. Tapos, your x is equal to negative 3 kasi transpose to the right side. Tapos, p of x is equal to x cubed plus 3x squared minus kx minus 3.
So, is equal to, palitan natin yung mga x ng negative 3. So, magkaroon tayo dito ng negative 3 cube plus 3 times negative 3 squared minus k times negative 3 minus 3. So, negative 3 cube ay 20, negative 27. Tapos, magkaroon tayo dito ng 3 times negative 3 squared ay 9 minus. So, ito times natin to. So, magiging negative k times negative 3 is positive 3k minus 3. Simplify natin to. So, magkaroon tayo ng negative 27 plus 27 plus 3k minus 3. So, ika-cancel out natin to kasi siya ay magkatulad pero magkaiba ng sign. So, nakalimutan natin na lagyan i-equate siya sa 0 kasi factor ang pinag-uusapan natin, factor theorem. So, dapat ang factor, magiging factor siya kung siya ay 0. Kaya yung p of x natin ay 0. So, magkaroon tayo ng 0 is equal to 3k minus 3. Tapos, transpose natin yung negative 3 doon sa left side. So, magkaroon tayo ng 3 is equal to 3k. So, divide both side by 3. So, cancel out. So, magkaroon tayo ng k is equal to, so 3 divided by 3 is equal to 1. So, or k is equal to 1.